Pinangunahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program sa Maynila. Alamin natin ang update dyan. May ulat si Kenneth Paciente live. Kenneth? Audrey, inilunsad na nga ng pamahalaan ng pilot run ng food stamp na naglalayong tuldukan ang kagutuman dito sa bansa. Dito sa Tondo, Maynila, isinagawa ang kick-off ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program na mismong pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kung saan nasa 50 pamilya ang nakatanggap ng food stamp. Target ng programa na mabawasan ang insidente ng kagutuman sa bansa, lalo na sa mga low-income household. Ayon sa Pangulo, pangarap ng lahat ng bansa na tugunan ng kagutuman, kaya isaan niya ito sa pangunahing layunin ng kanyang administrasyon. We have always tried to rise up from the throes of poverty, but the problem of hunger and malnutrition still remains. And that's why it has become a priority of this government that we will fight all the poverty, we will put in all the programs so that one day we can say that we are able to give our people at the very least the food that they need. Sa pilot implementation ng programa, Audrey, nasa 3,000 na benepisyaryo mula sa Cagayan Valley, NCR, Bicol, Caraga at Barm ang mapapabilang. At aarangkada ito mula ngayong buwan hanggang sa Disyembre. Tinatayang nasa $3 million ang pondo para sa pilot implementation nito na nagmula sa Asian Development Bank. Meron yung ADB na tumutulong sa atin, meron yung World Food Program, at syempre meron din tayong counterpart dito sa Pilipinas. And we will be able to sustain ito for as long as we need it. But kagaya ng aking laging sinasabi, dahan-dahan sana maayos na natin yung ibang sitwasyon para hindi na nangangailangan ng tulong. Sa ilalim ng programa, mabibigyan ang beneficiaries ng electronic benefit transfer cards na maglalaman ng 3,000 pesos food credits kada buwan. Magagamit ito ng mga beneficiaryo para makabili ng pagkaing rekomendado ng Food and Nutrition Research Institute mula sa mga DSWD accredited retail partners at kadiwa. Kaya malaking tulong ito para kay Maylene na umaasa lang sa pangangalakal at pagtanggap ng labada. Hindi na raw kasi siya mamumblema kung saan kukuha ng pambili ng pagkain, lalo't walo ang kanyang anak. Mahirap po kasi, magutom po kasi yung mga bata. Matutulog na lang po kasi sila na wala pong laman ng tiyan. Hindi ko po kakayanin po yung dibali na po ako. Sinimulan na rin mamili ni Mirna ng kanilang pagkain. Laking pasalamat niya dahil bukod kasi sa kita ng kanyang mister sa pamamasada ng pedicab, makatutulong sa kanila ang food stamp. Madali lang po ang proseso. Masaya po kasi malaking bagay po sa akin to. Malaking tulong po sa pamilya ko. Kasi lalo na po sa akin. Ito po yung anak ko. Ito po yung malaking tulong po. Audrey, kasabay nga ng pamimigay ng food stamp dito sa mga nasabing benepisyaryo ay kailangan nilang sumailalim sa mga training sa tulong naman ng TESDA para magkaroon sila ng skills at makahanap sila ng sarili nilang trabaho at magkaroon ng sariling pagkakakitaan. Audrey. Okay, Kenneth, para malinawan yung ating mga kababayan, ano? So merong bibigay ng mga food credit cards na may lamang 3,000 at pwede nila itong gamitin para makakuha ng mga libreng pagkain na rin. Paano yung requirement? Sino yung mga dapat mabigyan ito? Audrey, ito yung mga nasa listahana ng DSWD na maituturing na poorest of the poor. Ito yung mga pamilya na hindi lumalagpas sa 8,000 pesos yung kita kada buwan. Kaya ito yung unang target ng pamahalaan na matulungan dahil sila nga yung kadalasang nakakaranas ng gutom at sobrang kahirapan. Audrey. Okay, so sinimulan natin sa Maynila. Saan yung mga susunod na lugar na magkakaroon ng food stamps? Audrey, inilalatag na ng DSWD kasi sa unang pag-arangkada nitong pilot implementation ng food stamp ay 5 rehiyon yung target na
doon gagawin itong food stamp. Kaya inihahanda na ng DSWD yung pag-arangkada din ng food implementation doon ng food stamp. Audrey. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.